ating Calabarzon Regional Governor, Kuya Jay Comia. Ang tawag sa kanya ni National President, si Machete. Machete. Baka yung pelikula ni Carlos niya, Gardo, yung Versosa siguro yun. And of course, the guest of honoring speaker will be introduced later. Ang ating Deputy Chief of Police of Novaleta Police Station, Kuya Butol. First name ni Kuya is Obito. Obito, yeah. And yung ating Charter President ng Tansenyo Lobosero, also from Good Samaritan, and marami yatang clubs eh. Iba City Eagles Club. Ito, lagi kong sinasama pag ako ay pumunta kung saan-saan. Dahil mas matagal na ito sa Eagles sa akin. Ibig sabihin, nauna na siyang pumasok ng Eagles bago pa ako pumasok noong 2017. Kasi galing pa siya sa Nobileta bago siya nang dahil. Si Kuya Serge Bulato is of my regional chief of staff. Kaya kilala siya ni Jenny. Ate Jenny Senisa, dahil at that time, nung binubuo pa lang ang naik, nakikita na namin si... Hindi naman ibig sabihin matanda na tayo, pero nakikita natin na matagal na noon si Ate Jenny Senisa. Dahil noong time na yon galing kami sa NCR. No, wala pa Calabarzon. Ang naik is still part of... Was still a part of NCR region. Wala isa pa lang region ng NCR. Pero napakabilis ng panahon. Of course, let me acknowledge the all the newly inducted members, our new members of Tansenyo Riders Eagles Club. Pwede ba tumayo sila? Yan. So, kuya na sila. The youngest kuya as of this hour. Okay, thank you. And the newly created members of the newly created Tansenyo Riders Lady Eagles Club, pwede po ba tumayo sila? Ayan. Of course, thank you po. Maraming salamat. May mga all the other ates and kuya who are members of these clubs, Tansenyo Riders Eagles Club, as well as Tansenyo Riders Lady Eagles Club, and other clubs of Calabarzon region that are here, and mga bunso, kumeron, and guests. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Good evening. Okay. Gusto niyo ba mahaba ang speech o maiksi? Mahaba, mahaba, siyempre. Una, kasi kaya mahaba, hindi dumating si Kuya Rafi, kaya yung mga ibang speakers na hindi dumating, kukunin ko na yung time nila. Pwede? Lalo-lalo, hindi dumating si Kuya ER. Sino nakarinig na sa inyo kay Kuya ER? ER si to. Na mag-speech, ha? Dalawang oras lang naman. Ha? O, kung wala siya, di take advantage na tayo dito. Titignan ko muna yung notes ko. Pwede? Wala. Nambura. Okay. They say today we boast of being the fastest growing social civic organization in the country and the only first Filipino born organization, di ba? So napakabilis ng pagdami ng regions, ng clubs, ng Philippine girls. Bakit? Bakit napakabilis? Anybody kung can give a good answer or reason kung bakit? Bakit po? Wala yung may induction. Ha? Service to strong government. May agimat, may anting-anting o may magnet ang ating Fraternal Order of Eagles. Noong 2021, in fact, si Gov
governor pa, isa pa ng region ng Calabarzon. Si ang ating region at that time was only Calabarzon region, headed by no less than our incumbent governor, Kuya J. Comia. No? When we started proposing for or chartering of new regions. So, na-charter lang ang Calabarzon Cavite Region 1, 2, 3 in October of 2021. And now, we have 5 regions in Calabarzon Cavite alone. So, ibig sabihin, there was a growth of 60%, no? From 3 to 5 regions in only about 7 or 8 months. Mga 7 to 8 months lang. Wala pang 1 year. We grew up to 60%. And you'll be surprised that sa annual figure, meaning number of regions all over the country, last year, nung na-chapter ang Calabarzon Cavite. By the way, may iba pa tayong region sa Calabarzon. Dalawang Laguna. Calabarzon, Laguna region. Yung isa yung Ilig, yung isa yung Makiling Region Club, no? Mga regions. Plus yung Batangas region. May isang Batangas region. So, ganun kabilis dumami. From one mother region, nangiklog kagad ang igil. No? So, siguro maraming lady igil nangiklog din. Kaya, from one region, naging ano na tayo, 5 plus 3, dalawa sa Laguna, 8 regions in less than 1 year. No, ganyan ka bilis. No? Parang phenomenal, ano? Yung iba, nagugulat, bakit ganun tayo kabilis? Dati, nung region pa lang nung last year ay 80 regions. Would you believe that we have more than double? Mga 167 regions na ang the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Yung last chart, the last induction namin, July 5, yun ang sabi ni ENBP Arnel Bautista, that to be exact, we have 167 regions as of July 5. Hindi ko alam kung every week may nadadagdag eh. No? May nadadagdag. So, that means masyadong ano ba yung tawag ng prolific pa tayo? O kumbaga sa mga madaling mag-itlog. Maging, ayun, mayroon na tayong Lady Eagles Club na bagong create. So, dumadami na. We have the, in Cavite, we have our Lancaster New City Lady Eagles Club also created. No? So, there are already plans for the creation of other Lady Eagle Club in CCR1, especially in the Tres y Martires Eagles Club and the one from Highlands Eagles Club. Ano ba ang maganda ba yun? Mabilis tayo dumami. Maganda ba? Maganda dapat. That is a welcome development. No? Ibig sabihin, kaya tayo nag-back every time na protocol. Kasi sa dami natin, minsan hindi natin nakikilala kung sino yung mga kapwa-igil natin. We meet them in the streets, we meet them in malls, we meet them in different places. And yet, we did not recognize that igils. Ang nare-recognize natin yung hindi igils na naka-sticker pero pag ginanon ng mobin, hindi naman nakaway. Hindi naman nag-respond. Binusinahan mo. Baka yung hirap na sa igils. Okay. So, maraming gumagaya, maraming galagay ng sticker because I don't know, baka ginagamit nila na paraan para sakali man masita sila, meron silang palusot kung meron silang pinapalusot. Pero marami na tayong nakita sa Facebook na mga eagles na verify na fake, no? Fake sila. So, kayo tayo dito, let us remain to be genuine eagles. Diba? Yeah. Ang akin, siguro may mga nakarinig na sa inyo kung ano yung
explanation ko in my own personal parang pagpapaliwanag sa mga new members, especially to the new members. Ang kinuhin ko yung aking message to or my explanation ko ng Igles sa word na Agila. Agila, no? A-G-I-L-A. 5 letters lang. Ang Igles kasi 6 letters. Mahirap memorize it. Tapos sa akin, huwag niyo may memorize. I will just explain to you what Agila is. Ano ba yung Agila? Nakikita nyo, lumilipad. Nakikita nyo, wala yata dito sa Dabo, marami. No? Pero kami dito sa Naik, marami. Maraming beses ko nakita. Lumilipad ang dadagit ng isda. Yung eagle dyan. So, ang Agila means A. Alalayan. Agila means A. Yung A is Alalayan Agila. Stands for Alalayan. Ito po ay isa sa pinaka-foundation ng ating pagiging Eagles. Dahil dito niya lang makikita sa Philippine Eagles ang alalayan na akala mo sa sarili niyong mga kapwa Agila ay nagtutulungan. That is the spirit of brotherhood. No? Kung may problema ang isang kasamahan, ano na, meron siyang dinadala ang problema, kailangan suliran dito. Nagtutulungan tayo. Especially kung merong kinukuha ni Lord, ganyan. Diba nagtutulungan tayo? May SOP tayo, binibigyan. Sa nag-contribute tayo para matulungan kung ano man ang dinadala ng problema ng ating kapwa Agila. Alalayan Agila. Letter G. Ang letter G means gumagalang sa kapwa kahit sino man. So dapat panitilihin natin na maging magalang. Maging kapwa natin Agila, maging hindi Agila, maging sino man na nakita natin sa gumagala sa kalsada. Maging siya man ay street sweeper o janitor o pinakamababang nila lang na makita nyo na mamalikos, igalang po natin. Yan po ang pagiging Agila. Gumagalang po kay sino man. Ang letter I stands for ipinatutupad ang sinasaad ng ating Magna Carta. Tayo po ay isang civic organization na meron tayong batas. We follow rules and regulations. No? Otherwise, kung hindi tayo, wala tayong rules and regulations, lalong magulo. Kahit na nga may rules and regulations, iba-iba pa interpretation, nagkakagulo pa. Lalo na kung wala tayong Magna Carta. Kaya langin yung memorizing ng Magna Carta. Kasi kahit pilito ko yan eh, Magna Carta ko, yung Magna Carta eh, lagi niyang dala yan, di ba? So, huwag niyo kalimutan ng Magna Carta. Then, ang L, lingkod sa mamamayan. Ang ating objective sa pagiging member ng Agila ay to serve the community. Kaya nga meron tayong service to strong brotherhood. Ibig sabihin, tayo community service yung lingkod sa mamamayan na nangangailangan. Lalo na po yung mga kapos sa kapos sa mga kapangkabuhayan, kapalaran. Kaya sila po ang dapat natin paglingkuran. Lingkod ng mamayan. Ang letter A na huli, ano po yun? Ang letter A sa huli ng Agila ay maging aktibo. Aktibo dapat tayo sa ating samahan, ang Philippine Eagle, sa ating club, sa ating region, sa ating national activities. So, hindi pagkatapos ng induction na ito, ay wala na. Wala na, hindi na tayo makita sa pag-meeting ng pag may karoon ng GMM ang inyong club. Wala na sumisipot. Dahil meron ng ID, meron ng inducted na, kuya na, meron na siyang tinatamad na. So, basta maging member lang o ang objective niya maging member lang. Kailangan po, tuloy-tuloy po ang pagiging Agila. Magsamahan po tayong mabuti at maging aktibo po tayo. Hindi lang aktibo sa pag-attend ng meeting, maging aktibo sa pagbayad ng ating dues, di ba? Kaya ano sabi ni Kuya Yuri? Pagka sumisigaw na ng mabuhay ang Agila, sa kanya, magbayad ang Agila. Ha? Dapat nagpapayad ng Agila. Kaya, yan po. Kaya mukhang maiinip na yung mga iba at marami pang magsasalita. Kaya hindi ko na po itutuloy yung dalawang oras ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Agila!